Showbiz fanatex Alden Richards, isa lang ang pinaniniwalaan sa ngayon. Ano nga ba ang mga bagay na ito? Ang lahat ng yan, ipag-uusapan natin. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikong unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga natin simulan ang ating mga updates, of course, nais ko po munang pasalamatan po kayong lahat for always keep watching and always supporting this channel. Maraming salamat po. So ngayon, let's talk about our topic for today. Pero bago yan, syempre, ay isang Alden Richards nga headline na naman sa 24 Oras kung saan picture po siya sa pagiging isa sa mga meron siyang advokasya na talagang ini-impose ngayon sa publiko. Dahil si Mr. Alden Richards ay spotted nga na nasa Batangas. At anong bang ginagawa ng isang Alden Richards sa Batangas? Meron po silang adikain na kung saan isa po siya sa mga nakiisa sa paglilinis po ng mga coral reefs and yung mga karagatan natin. And sinabi niya po sa kanya pong video na ipinalabas na isa sa mga purpose or vision po ng ginagawa niya ngayon is tulungan nga yung mga karagatan natin o yung mga yaman dagat natin na talagang malinis. At isa sa mga proyekto niya is yung mga plastic papalitan nila ng pera. So napakaganda po ng ginagawa ni Alden Richards ngayon, ano? Hindi natin malaman kung paano pa pinagkakasya ni Alden yung kanyang panahon sa dami ng mga commitments niya sa buhay. Sabi niya nga po sa 24 Oras, after 3 months po, yung 3 months of yung opening of the year, yun daw po yung tinatawag nilang planning para po dun sa kanilang gagawin na movie, teleseries, yan, yun po yung planning nila for 3 months. Tapos sinabi niya rin na marami tayong aabangan kay Alden after these 3 months, at still mapapanood pa rin natin siya sa Eat Bulaga dahil siya po ay regular host na ng Eat Bulaga. And syempre po, isa rin sa mga hinahangaan sa kanya, dahil kakaiba nga ang isang Alden Richards, biruin po ninyo, hindi niya naman po na kailangan gawin to, diba? Pwede naman pong mag-uto siya, diba? Pero dahil gusto niya ipakita sa maraming mga tao na talagang ano siya kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya. Kaya yun po yung nakikita natin sa mga photos na yan, kung saan siya mismo, no? Ang sumisisid sa ilalim ng dagat, at talagang na-enjoy niya po to kasi Alden Richards, talagang gustong-gusto niya po ang dagat. Kumbaga parang, 'di ba nga sabi niya, or meron po siyang property sa Siargao kung saan kadalasan nagpupunta po siya doon kasama ng kanyang pamilya at ni April. Maraming beses na natin napanood yon. At kinatuan po ang ginawa ni Alden Richards at tinangaan na sana ay si Alden ay hangaan din ng maraming mga kabataan ngayon, ano, na talagang kumbaga is bigyan ng kahalagahan kung ano man yung mga yamang dagat natin. Kasi syempre mga Gen Z, yung mga susunod na henerasyon, sila yung makikinig nabang sa mga ginagawa ng mga adults ngayon. Pero alam niyo po ba na meron pang isang pinaniniwalaan si Alden Richards na hinangaan din ng marami? Kasi isa sa mga interview na ginawa niya at sinabi niya na naniniwala po siya sa tinatawag na reward system. Ano ba yung ibig sabihin nun? Alden Richards believe everyone deserve a reward system in life. So naniniwala po si Alden Richards na deserve po natin na regaluhan or i-reward yung ating mga sarili. When asked what he thought about the deserve ko to, I deserve this mindset, the 31-year-old Kapuso star shared, we need reward system sa buhay natin. Ayan, totoo po yan. Kasi diba parang pag hindi mo kasi nirewardan yung sarili mo sa mga effort na ginawa mo, mababurn out ka. Kumbaga, we work hard, we always have to treat ourselves every now and then. So I think pag sinabi na deserve ko to, and then you buy something for yourself, I think it's all worth, I think you deserve it. Ayan, no matter who you are, where you are from, and what you do, kung talagang you know in yourself na after you have purchased this certain thing, it doesn't matter naman kung material. Minsan you treat yourself to vacation, parang you used to it as your drive to work hard even further. If that continues in a systematic kind of way, pero pinaalalahanan niya rin na dapat
kung i-reward natin yung mga sarili natin, we must not be impulsive. Pag sinabi impulsive, yung pabigla-bigla, diba? Kumbaga, if you're going to buy something, you need to think about it. Give yourself a time. Kung talaga bang kailangan mo ba to o baka na may bibilin mo lang to dahil, di ba, for something in your life, di ka mababurn out, di ka mawawala ng gana sa buhay. Yun ang sinasabi ko, na kapag nirewardan mo yung sarili mo sa mga effort na ginawa mo, hindi ka makakaramdam ng burnout. Yun yung isa sa mga idea na talagang kailangan yakapin ng bawat isa. Kasi minsan, di ba, sa sobrang pagtatrabaho natin, sa sobrang focus natin sa trabaho, nakakalimutan natin na i-reward yung sarili natin. Kaya ang ending, pagod tayo, pero hindi natin nai-enjoy yung mga dumadating sa atin na blessing, di ba? Alden's idea of rewarding himself nowadays is staying home and playing video games, having massage, spending time with family, and going abroad. On how to avoid going overboard with a so-called deserve ko to mentality, he said, if at one point it feels na hindi na talaga siya tumutugma doon, sabi, because of course, when you say deserve, you get something. You pay certain amount of something that you want involving money. So kung medyo you're spending beyond your means, baka yun na yung abuso sa deserve ko to. Wag namang ganon. Sinasabi ni Alden na hindi porkit naniniwala ka doon sa tinasawag na reward system mo, mag-spend ka na ng beyond dun sa kinikita mo, which is isa yan sa mga, kaya palang isang Alden Richards, talagang malagong malago yung kanyang mga pinaghihirapan, kasi magaling yung kanyang mentality, maganda yung kanyang sistema. The Star and some select media were able to talk about Alden Richards on the sideline of the pioneering e-commerce na isa sa mga online businesses. So, together with startup, kasama niya po dito yung ilan sa mga, ito yung interview niya kasama, or yung pinag-usapan nga na nandun sila sa Lazada nun, kasama nila si Miss Bea Alonzo, si Miss, isa sa mga vlogger po, no, na nag-ano rin, isa rin sa mga, ano nito, mga endorser. So, that was what we want, consumer, yung comfort in our shopping, ganyan, yung pinasinasabi niya. Tapos, sabi niya, but I make sure that whatever I buy something, it makes my life comfortable. And even more comfortable because it's not just about luho lang. Kumbaga, panlinis ang bedroom, light remover ng carpet, yun lang yung pinagbibili ko talaga. Recently, Alden has been adding to cart beach essentials from swimwear and short to even mini surfboard for some scheduled beach trip this March. So, ibig sabihin, talagang ano natin, expect natin na may mga pupuntahan si Alden Richards ng mga beach dahil naghanda na siya at bumili na siya ng mga pang beach niya. So abangan natin yung mga updates na yan. So kaya naman, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol sa last update natin. Unahin natin ang komento po mula sa atin pong si Miss Ma'am si Marisa Buking Quito. Sabi niya, sana matuloy yun kasi walang magaharang-harang sa mag-asawa. Alden at May, hintayin natin yung pecha na yun. Thank you, Mr. Halos Host. Ayan, ito po yung isa sa mga pasasalamat ni Ma'am si Marisa Buking Quito. And of course, we still have another comments coming from Ma'am si Clarissa California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, Maine forever. True, kahit anong gawin nila sa mag-asawa, hindi mabubura, hindi mawawala ang Alda May chart forever. Walang iwanan hanggang dulo habang buhay. Ito naman po ang isa sa mga paniniwala at stand ni Ma'am si Christine Serrano ng USA sa ating pong last update. Maraming salamat, Ma'am si Christine from USA. And another comments coming from Miss Emilia, or Ma'am si Emilia Isanan. Hi, Miss Dareds. Good evening. We're very, very, very happy sa kanila dahil present silang mag-asawa. Open, wide, and TV namin. Kahit kasi ang Aldab nga, hi. Naku, until we cannot get over for both of them. We love you, Maine and Richards Jr. Thanks sa update. So, ito naman po ang komento ni Ma'am si Emilia Isanan from Iloilo with love. Hello po sa mga taga Iloilo nating mga kababayan na naririyan. Ingat po lagi and stay safe and God bless. Sabi pa ni Ma'am si Christine, no? Sabi niya, Christine Serrano again, sabi niya,
Alden Richards, Made Forever True. Kahit ang dami ng artista ng GMA, walang makatatalo kay Alden Richards. Ang lakas ng appeal. Alda, pinakamalakas, walang iba. Ayan. So ito naman po ang isa sa mga paniniwala at stand din ni Ma'am si Christine, which is very true kasi siya naman po talaga yung tinaguri ang top artist po dito sa GMA. Sabi naman ni Ma'am Cecilia, thank you Miss Darred, sanood ako kanina. Yes, present ang Aldab. Napasaya ako ng Aldab talaga. Aldab forever. Ito po yung effect ng mga ginawa po na parang pinapunta or binigyan na po ng slot si Mr. Alden Richards para po dito mapanood at napapanood na natin silang dalawa dito sa programang ito. And Ma'am si Edita and Ma'am si Elizabeth, oh, sabi nila, pag magkasama talaga ang mag-asawang main and Alden, super kilig talaga. Ayan. Sabi naman ni Ma'am si Elizabeth Lasso, thanks po sa update. Team Campante, Aldab is real. Aldab forever. God bless po. Walang iwanan. Ayan. So ito naman po ang pangako ni Ma'am si Elizabeth Lazo. Salamat po sa inyong mga komento at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mag-comment lang kayo sa comment section ha kung ano po yung nais nyo pong sabihin sa ating pong mga updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone!